guys, welcome back to my channel. Kayo po ba ay naniniwala sa mga pampaswerte? Dahil ako po ay naniniwala dyan dahil napakalaking tulong po sa akin ng mga pampaswerte. At ako po ay kumbaga hindi na ako lalayo sa mga sample-sample ko. Sa sarili ko na lamang, ito po ay naganap po sa akin. Ano-ano po mga ginagawa ko para po ang aming tahanan ay mataboy ang mga negatibo at instead na negative po ang pumasok, ay positive po ang pumasok sa inyo. Instead na kayo'y alatin, kayo po ay uulanin ng swerte. Ang video ito ay para po sa inyo. Today is gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb inside my head said, get out and play. Cause you never feel this way. It's my lucky day. Dahil nga po ako ay napakahilig sa mga pampaswerte at talaga namang ito'y aking tunay na napatunayan. Dahil sabi ko nga po sa inyo, ako po ay paladasal at ganun din po sa ginagawa ko lahat para sa aking pamilya. Lahat-lahat na po yan, kahit ako ay mapulaan ng tao, basta para sa aking pamilya na akala ko po ay magiging okay ako sa mga ganyang sitwasyon, ay maling-mali pala. Pero ang hindi ko na lang talaga nagagawa sa akin buhay ay yung mga ritual. Bagamat alam ko po at noong mga panahon na yun ay ako'y nagpupunsoy pa, noong ako'y may tindahan pa po noon na noong pa 10 years ago na nakakalipas, ay kumbaga ginagawa ko po yan. Kaso lamang ako po ay na-stop at pagkatapos po niyan ay kagaya na kinuwento ko nga po sa inyo, ay ako'y tinapik. Kaya nga po, kumbaga, nagpaalala sa aking mga ritual na aking ginagawa at siya ay agad-agaran kong ginawa sa aking buhay at agad-agaran din po ang swerte na naganap. Pero yung mga iba kong ritual na syempre, dun po tayo sa kahit malaki, maliit na blessing ay ipagpasalamat na natin. Agad-agad din naman siya. Kaya lang yung pinakamatitindi ay mga 6 months pa ang lumipas bago po siya naganap. Pero yung mga pang-araw-araw ay talagang lagi rin naman sinuswerte sa pamilya dahil lagi po nandyan sila para sa amin. Ngayon po ay dahil sa ang nais kong mangyari ay gusto kong magkaroon kami ng sariling amin at ako po ay nalulungkot na ultimong makain namin ay hinihingi po namin ay kumbaga ako po bumangon at hindi ako papayag. Sabi ko sa isipan ko noon ay hindi maaaring ganito lagi at yun nga po sabi nila ba't daw parang pasan na pasan ko daw po ang daigdig dahil sa dami ko daw iniintindi problema. Ganyan-ganyan. Kasi nga po, ako po ay maraming gustong maganap sa aming buhay. Marami ako gustong ibigay sa aking mga anak pero wala kaming kakayahan. Dahil nga po sa kahirapan ng buhay, ko'y magkakaroon ng 500 sa isang araw. Ano na lang po mabibili dito? Diba kakaunti na lamang? Or kaya $3.50 sa isang araw, ano po mabibili po dyan? Bigas, ulam. Kasi tatlong beses naman kakain. Minsan nga po, isang beses na lamang. Dinadamihan na lang namin sa, halimbawa, sa umaga, magkakape lamang po kami. Tapos sa tanghali, dun kami kakain ng kanin. Tapos yon sa gabi, mag-ano na lamang po kami noon. Tubig or kaya kape po muli. Ayan, para lamang po mainitan ang tiyan. Yung mga ganon. Siyempre, sa matatanda, okay po yan. Paano po sa mga bata? Diba? Tapos nila yung mga estudyante. Kailangan ng sustansya ang kanilang mga memorya at marami po silang pinabibili na wala talaga, hindi ko kayang ibigay sa kanila. Ngayon po, dahil sa ako'y naumay na sa mga ganyang kahirapan, kaya ginawa ko po itong mga ritual na ito. At agad-agaran naman ang swerte na naganap sa akin. Kung ako po makikilala ninyo, ay talaga namang sobrang paghihirap na yun nga po nakakita sa akin ngayon. Ang sabi, ikaw ba'y tumama sa loto? Ikaw ba'y ganyan-ganyan? Ikaw ba'y ano? Siyempre, gawa po din niyang sipag at tiyaga at yun din panalangin sa itaas at sabay-sabay na itong mga ganito ritual na may paniniwala na ikaw ay aasenso. Ganun po lang pala ang sikretong malupit para po tayo ay magtagumpay sa ating buhay. May nakapagsabi nga po sa edad mong yan kasi nung mga panahon na yun, talagang ultimo makain nga po ang sagot sa may naringgan ako noon, sabi,
ano ba yan, ang tanda mo na, wala pa rin pagbabago ang iyong buhay. Ganyan pa rin ang buhay mo. Ang sakit po, kasi wala akong magawa eh. Kasi lahat naman ng ano, nalalaman ko or pwede kong gawin, ginawa ko na eh. Wala, laging failed ng failed. Pero nag ginawa ko itong mga ritual na ito, ito lang naman ang bago sa akin buhay. Dahil nga, yung dalawang yun, eh, meron na naman akong sipag at tiyaga. Masipag at tiyaga po ko. Talagang sobrang tiyaga nga po eh. Sobra-sobra nga po eh. At tapos panalangin sa itaas. Ang aking, yun nga, nagpipetition pa ako. Nalakad ako ng paluhod, lahat-lahat na po, iniiyak ko. Yun po yung lagi ko ginagawa. Kaya, ito lamang po mga ritual na ito, ang bago sa akin. Dati po, alam ko po siya, kaya lang, or hanggang sa ngayon ay alam ko naman. Kaya lamang nga eh, ngayon ko lang ako nag-focus. Tapos yung sa tatlong yun, nag-focus ako sa kanila. Hanggang sa unti-unti ko nakakamtan ang swerte. Sabi nga po ng mister ko, alam mo pala ang mga ganyang bagay, eh ba't ngayon mo lang ginawa? Kasi ngayon lang nakaukol, kaya huwag po kayong mawala ng pag-asa. Kumbaga, hindi pa lang narating yung para sa inyo or dumating na. At ito na nga po, isinishare ko sa inyo yung tatlong sikreto para po tayo'y umasenso. Una, mananalangin, gagawa ng ritual, bibigyan tayo ng puhunan. Kapag nabigyan tayo ng puhunan, doon natin gagamitin sa negosyo. Meron nga po akong bossing na manunood, ayoko lang bagitin ko sino. Natutuwa po siya at nagpapasalamat dahil daw sa ritual natin ay nagkaroon na sila ng lugawan. At in fairness, napakarami pong customer at malaki ang kanilang benta. Talagang tubong nilugaw. At nakakatuwa naman ang mga ganyang sitwasyon, di ba? Kaya ito pa ang isa. Huwag niyo pong hayaan na isa lamang na ritual na pampaswerte. Hayaan niyo po inyong sarili na lutuin kayo ng mga pampaswerte. Kasi syempre, pampaswerte naman po yan at hindi naman masama. Kumbaga, iigi po ang inyo pong pamumuhay. Ano po ang mga dapat ninyong gawin? Ito po yun. Ganito, kumuha po kayo ng uling. Magpapausok po tayo mula doon sa inyong main door. Kung kayo po isawa na sa kahirapan, hayaan niyo po, gawin niyo po ito nang mula sa inyong puso na kayo po ay suswerte. Basta think positive. Tapos pag gumawa po kayo ng ritual, huwag po kayong maiinip. Makasabihin niyo po, nakakainis, hindi pa natalab yung aking mga ritual na ginawa. Nakagantong araw na, hindi pa rin siya natalab. Huwag po kayong ganon. Basta kailangan, magdasal lamang po kayo lagi-lagi. Pagtapos, sabayan niyo po ng sipag at tiyaga or kaya po kung nasa bahay talaga kayo, ay mag-isip po kayo ng mga ibang pamamaraan kung paano po tayo magkakaroon ng racket na mabibisi ang ating sarili. Pagkatapos, hanggang magdire-diretso na yung swerte. Kasi ganun nga po yung nangyari sa akin. Naiinip ako kasi sa bahay lamang po ko. Wala ko kaya magnegosyo. At pagkatapos po niyan, binigyan niya ako ng ideas, binigyan niya ako ng pampinansyal. Pagtapos, yun na, naging busy na po ako sa dami kong ginagawa, ay hindi ko na alam kung paano ko siya, kumbaga, talagang sinipagan ko po talaga ng husto, dahil nga po sa maraming pangarap, at syempre, gwa din na aking mga anak. At pagkatapos po niyan, ay ganito na, kumuha po kayo ng uling, magparikit kayo sa uling. Ngayon, paypayan niyo po ng paypayan hanggang maglakip-lakip ang baga. At pagkatapos po niyan, ay kailangan po natin itong mga durog ng dahon ng laurel. Ayan, dahon ng laurel. At pagkatapos po niyan, ay yun, huwag po muna natin ihalo, huwag po muna natin ilalagay ha. Ito po muna ating sangkap na ilalagay. Ilagay po natin cinnamon powder, ganun din po konting asin. At pagkatapos po niyan, ay kumuha po kayo ng mainam po ay magkaroon tayo ng coins na ilalagay doon sa baga. Pag iinitin natin siya. At pagkatapos ay gagawin natin itong lucky charm ng ating buhay. Ngayon, ganito na. Habang nagbabaga na po siya mula doon sa gate, kailangan po ang pagganap nito ay Tuesday or Friday, 6:37 hanggang alas 8 po ng umaga. At pagkatapos po dyan, pay, pag nagbaga na po siya, uti-uti po natin ilagay yung ating po mga sangkap. At hayaan natin siyang umusok mula doon sa pintuan sa may gate, papasok na inyong main door, papasok po yan, papasokin ang swerte, itaboy ang malas, lahat po ng mga bintana, lahat ng mga tukador, lahat ng cabinet, bubuksan niyo po yan. Pasok ang swerte, pasok ang swerte. Hayaan niyo po siyang mausukan. Yun po ipapasok ang swerte at matataboy ang kamalasan. Marami na akong nabigyan ng mga ganyang pamamaraan para po makamit ang swerte. Kamusta po sila ngayon? Okay na okay po sila. Hindi pa po ako nagbibideo noon at kumbaga
nabigyan ko sila ng payo dahil po nakita ko na sobrang paghihirap nila, kailangan po nila ng mga ganito, ay agad-agaran naman nila itong ginawa. At talaga naman tunay na naganap sa kanila, na tuwan-tuwa po sila dahil sa mga pangyayari na hindi nila akalain sa kanilang buhay. Ay di gano'n na, pasok ang swerte, pasok ang swerte. Ngayon, kapag po tapos na, kailangan tingnan niyo po munang mabuti. Ha? Baka po, pakakadaganyan niyo ay magliparan yung mga uling-uling, yung mga apoy, ay magkakuspa po ng sunog. Kaya kailangan, pampaswerte po ang ating ginagawa, hindi po alat. Kaya kailangan, safe po yan. Ayan, di haba pinapaypaygan yan, usok. Tapos syempre, may matitira po dyan. Saan niyo po yan ilalagay? Ilagay niyo po dito sa ating pong main door. Hayaan niyo po siyang umuusok siya doon. Yan po ay nagwe-welcome ng swerte. At pag natapos na, yung piso natin sa may baga ay kukunin natin. Pero, hayaan niyo po muna na kung saan na siyang mamatay. Kasi mamamatay din po yan. Hayaan niyo lang siya dyan. At, pero yung iiwanan kasi baka po lipa rin ang inyong ano. Eh, baka po inyong tahanan eh, kumbaga eh, yung mabilis magliyab. Kaya mag-iingat po kayo. Kumbaga, babantayan niyo po siya. Pagka okay na siya at siya eh, namatay na yung apoy, hayaan niyo pong kusang mamamatay ha, kunin niyo po si piso. Ito po ay ilagay niyo sa ilalim ng inyong kama o kaya ilagay niyo sa likod ng inyong pintuan sa inyong main door. Ito po ay makakahatak ng pampinansyal. Meron po ako naturoan niya, mababankrupt na po sila kasi meron po silang mga negosyo. Ang negosyo naman po nila ay RTW. Talagang, yung panahon na yun, syempre, pag Pasko lang mambenta yung mga damit, pero pag mga ilang araw na, mga tapos na ang Pasko, mga okasyon, ay tumal na muli. Eh, may malaki po upa niya, tapos marami pa siyang tindera, tapos hindi pa alam kung talagang anis yung mga tindera niya, ang unti ng benta, pero nauubos ang paninda, yun, yung mga ganyan sitwasyon, yun ang kinababagsak ng isang tindahan. Ngayon po, kapag po ganyan ang ginawa ninyo, nagpauso kayo sa inyong tindahan, pwede po siya, nagpauso kayo sa tindahan nyo para ma-welcome ang swerte. At tapos yung pisong ito ay tahian nyo po ng kulay pula at ito ay ilalagay nyo sa inyong kaha. Kung wala pong kaha, kung ano, kung may dilantar kayo or kung ano man po ang lagayan po ninyo ng pera. Yan po ay isa sa pang-akit ng swerte, lalo-lalo na rin po sa pang-negosyo at hindi lamang po sa ating tahanan. Yan po ay manghahatak ng maraming benta. Hindi nyo po mapapansin, eh, nilalabot kayo, ang mga katabi nyo ay binabangaw. Ayan, marami na ako nasaksihan na ganyan. Nilalabot sila, ang dami nilang customer, pero yung isang nga. Yan, kaya yan po ay isa sa mga pinakamagandang pamamaraan para po makamit natin kagad-agad ang swerte tagumpay na matagal na po nating inaasam. Yun lang po guys, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat ako, bossing!